Let's say to all po, kapamilya, and Monday na po ngayon. And syempre po, this would be a very special week para po sa ating lahat as we prepare ourselves para po sa upcoming prayer and fasting natin. So today po, dahil nga po pinag-isip kami ni Pastor Arnel, sabi niya more on prayer tayo, pero isipin niyo sino yung ano yung ipagpe-pray niya ninyo, bawat isa po, ang lahat ng intercessors this week we lead a prayer for someone na inano ni Lord sinabi sa amin na pag-pray yun, talagang na-burden kami. And syempre po ako bilang si Myla Tuwera, talaga po ang aking puso ay nasa sa mga bata, nasa mga youth. Hindi ko po alam talagang yun po, dun po siguro talaga ako kinol ni Lord. And alam ko pong lahat tayo may mga anak, yung iba may pamangkin, may mga kapatid. At alam ko po na alam nating lahat that they are very special to, in the eyes of God. Kaya po today, i-dedicate po natin ang ating prayer for the children and for the youth. Samahan niyo po ako. Ang gusto ko lang pong maalala natin ay sabi ni Jesus na, "Let the little children come to me and forbid them not." So, yun po yung dalawang action word or utos ni Lord. Kung anong gagawin natin sa mga bata. Sabi niya, "Let the little children come to me." Kaya po, ano po ang dapat natin gawin? Liyain po natin sila parate. Forbid them not, for theirs is the kingdom of God. Kaya po huwag natin i-stop yung mga bata na mas makilala pa nila ang Panginoon sa kanilang buhay. Kaya po, and another is yung train up a child the way he should go. And when he is old, he will not depart from it. Ano po, paano po yung ways na ititrain natin yung bata, yung mga kabataan natin, the way of God. At malalaman lang po natin kung paano natin sila at matuturoan ng tama kung tayo mismo po ay magdudwell sa mga salita ng Panginoon. So, yan po ang gusto kong maalala nating lahat na masayang-masaya ang Panginoon at mahal na mahal niya ang mga bata, ang mga kabataan. Dahil alam naman po natin na pagkatapos tayo, sila na po yung next generation. Kaya po, ano po ang dapat natin gawin? Ipasa po natin sa kanila the word of God, the truth, the life na meron sa salita ng Panginoon. So today po, samahan niyo po ako as I pray for the children and for the youth. Sige po, pray niya po tayo. Father God in heaven, alam po namin na ganun po yung heart ninyo para sa mga bata, Panginoon. Sa mga kabataan, Panginoon. At this very moment, Father God, itinataas po namin silang lahat sa inyo. Lahat po ng mga ibinigay ninyo na responsibility namin sa buhay namin, mga anak namin, pamangkin namin, Panginoon, mga kaibigan namin, Lord God, yung mga batang pinadala nyo sa amin sa ministry, yung mga batang sumasama sa Bible True Stories every Saturday, Lord, yung mga batang pinapasama nyo sa amin sa church na nagiging consistent na sila at kung minsan kahit na meron pa po, Lord, na dumadating na lang occasionally, Lord, nagpapasalamat po kami for the trust, Lord God, na binibigay nyo sa amin and the opportunity, Lord God, to share your words to them. Lord, hawakan nyo po ang kanilang mga isip. Alam ko po na sa dami po ng social media at open na po, Lord God, ang Google, ang mga YouTube, Lord God, kung ano-ano na po ang mga napupunta sa isip ng mga bata. Tulungan nyo po, Lord God, i-bless nyo po, i-protect nyo po, Panginoon, ang kanilang mga isip, Lord God, na to say no to anything that would change their mind, Lord, their belief, their faith in you, Lord God. I am praying for the helmet of salvation, Lord, sa kanilang mga
pag-iisip, Panginoon, sa kanilang mind, Father God, that they will always remember, Lord. Kung meron man po silang maaalala, Lord, it is your name, Father God, to honor you and to obey you. Nakapaulit-ulit po namin pinapanalangin yung obedience po ng mga bata. Lord, secondly, Lord, pinipray po namin yung kanilang mga puso. Alam ko, Lord, na kung ano po yung mga naiisip nila at nakikita nila, Lord God, hindi po namin alam kung ano po ang dating nun sa kanilang mga puso, Panginoon. We are praying, Lord, that their faith, Lord God, sa inyo will magkakaroon ng mas bigat o mas lalim na pangunawa, Panginoon, na makikita nila yung katotohanan at mawiwi nila ang mga bagay-bagay na nakikita nila at maisa puso po nila, Lord. Pinipray po namin, Lord, sabi nyo nga po, iukit nyo yung mga salita nyo sa aming puso, papalitan nyo po, Lord God, yung mga puso nila. Tutulungan niyo po sila, Lord, na hindi po nila makakalimutan, Panginoon, yung mga itatanim po na mga salita sa kanila ng mga magulang, yung mga itatanim po na mga salita ninyo, Lord God, at through the teachers, Lord God, through the church, Lord, at Lord, na matuto po sila na hindi po nila makalimutan ang mga bagay na yun. We pray, Lord God, na pati po, Lord, sa mga taong nakapaligid sa kanila, surround them, Lord, with your angels, Lord, na parati po silang magiging protected, hindi lang po physically, Father God, kundi po yung spiritual life nila, Father God, na maging mas matatag po yung pangunawa nila at pananampalataya nila sa inyo. Pinipray ko po, Panginoon, hawakan niyo po mga bata ngayon, ang mga kabataan. Alam ko po, Lord, na nagiging bulaklak na lang po sa kanilang mga bibig ang mga hindi po nakaka-honor na salita sa inyo. I pray, Lord, na matuto po silang matanggal po yung mga ugali na yon, Father God. And Lord, pinipray rin po namin yung bawat family ng mga bata na inatasan ninyo, Lord, to stand, Lord, as the model, Lord God, para sa kanila. We are praying for them, Lord. Mga sarili namin bilang mga magulang, Panginoon. Tulungan niyo po kami na maging mabuting halimbawa sa kanila. Na maipas po namin yung love, yung joy, yung peace, yung kindness, humility, Lord God, compassion. Maipasa po namin, Lord, yung faith namin sa kanila. Maipasa po namin, Lord, yung truth ng word ninyo sa kanila. At nawa po, Lord, kahit musmus pa sila, kahit anong edad pa nila, Lord God, na magiging handa po yung kanilang mga puso at maging handa po yung kanilang mga pag-iisip, Panginoon. Lord, tulungan niyo. Alam po namin, Lord, na kayo lang naman po ang in control of everything. At alam po namin, Lord, alam niyo na hinihiling namin sa inyo. Piliin niyo po. Piliin niyo po, Lord, na ang mga batang ito, lahat po ng mga anak namin, lahat po ng mga batang ipinadala niyo sa buhay namin, kahit anuman po ang pinagdaanan nila, kung ano man po yung mga brokenness nila sa family, Father God, kung ano man po yung mga pains na meron sa kanila, Panginoon, na kayo po yung mag-heal, Lord. Gamitin niyo po kami, Panginoon. Alam po namin na yung prayer is the most important thing na ipagagawin namin, Lord, para sa mga kabataan na to, para sa mga bata na to, Panginoon. Alam ko, Lord, na kahit bata sila, ramdam nila yung pain na nakikita nila sa kanilang family, Lord. Heal them. And let them see, Lord, that you are a great Father, Father God. May they see, Lord God, that the truth, Lord God, about your words, na yung pinangako nyo, Lord, mas pinanghawakan nila, may mangyayari. Lord, pinagpipray din po namin yung mga magiging kaibigan, Lord, ng mga batang ito, ng mga anak namin, Lord God, at mga mahal namin sa buhay, mga kabataan, Panginoon. Tulungan niyo po sila na huwag matitinag, Lord, sa meron sila na pagkakakilanlan sa inyo.
Tulungan niyo po sila na sila po yung magsha-shine, Lord God. At hindi po sila maihiya, Lord God, na sabihin ang katotohanan kung sino ka sa kanilang buhay. Help them, Lord, to honor you, Lord God, always to please you before men, Lord God. And Lord, ganun din po, Panginoon, pinapanalangin po namin na maging matatag po sila to endure everything, Lord, dahil alam po namin na kahit bata sila, kahit mga kabataan, youth pa lang sila, Lord, alam po namin at naniniwala kami na meron pa rin po silang test of faith. Help them, Lord, to be refined, Lord God, to grow, Lord God, in the knowledge of you. At the same time, Lord, tulungan niyo po sila, Lord, na dumating ang time na kahit bata sila, makikita po ng kanilang mga magulang, makikita po ng kanilang mga kapitbahay, makikita po ng ibang tao, Lord, na kayo po ang Diyos nila, na mag-o-obey sila, na ginagawa nila yung tama at dapat, Panginoon, na meron silang totoong paggalang sa pangalan niyo, paggalang sa salita ninyo. And Lord, na mag-manifest po yun sa kanilang family. Lord, I'm praying personally, Lord, sa mga anak namin bilang part ng Church on the Hill Christian Community, lahat po ng youth. Ganun din po sa Bible True Stories ng mga kids, hanggang sa mga nasa Urdaneta, Panginoon, sa baba. Tulungan niyo po, Lord God, ang mga batang itong huwag magsawa na makinig sa salita ninyo. Ganun din po, Lord, sa barangay namin, sa DPS compound, yung mga batang narito at mga youth. Alam po namin, Lord, na meron kayong gagawin. At sabi ninyo, you have a plan for these children, Father God. Lord, alam ko po kung ito po yung nasa puso namin bilang nananalangin para sa kanila. Mas grabe po, Lord, yung iniiyak nyo para sa mga kabataan na to, para sa mga batang ito, dahil mas na-expose po sila, Lord, sa mga hindi magaganda, Panginoon, sa paligid. Lalo na po, sabi nyo nga, Lord, the days are evil. Pero, Lord, kiniklaim pa rin namin, Lord, yung blessing ninyo. Kaya po, Lord, help them, Lord, to always to choose you, to obey you, Lord God. At makamtan po nila yung blessing, Lord God, na kahit nasaan sila, they will be favored. At nawa po na makikita sila na magsha-shine for your glory. Maraming salamat po na wala po kayong sawa, Panginoon. Wala po, hindi po kayo nagsasawa na yakapin ang mga batang ito. Tulungan niyo po silang lahat. Napatuloy po, Lord God, na makilala ka. Ganun din po kami, Lord, dahil alam ko po, kahit kami na matatanda na, marami pa rin kaming hindi alam tungkol sa inyo. Father God, alam po namin at naniniwala kami na hindi po sayang ang bawat luha, hindi po sayang ang bawat salita, hindi po sayang ang bawat panalangin dahil mayroon pang gagawin. Itinataas po namin silang lahat sa inyo, Panginoon. Let your kingdom come and let your will be done in the lives of these children, Lord God, in the lives of our youth, Lord God. Maraming salamat po at naniniwala po kami ngayon pa lang, Lord, na pinapakita nyo na at pinaparamdam nyo sa kanila kung sino sila. And they are your children, Lord. They are chosen. They are chosen, Lord God, by you. Dahil nakilala nila kayo, Panginoon, as their Lord and Savior. And once they are yours forever. No one can snatch them out of your hands, Father God. Maraming salamat po. Nawa po, Panginoon, kayo po maghari sa bawat puso ng mga batang ito. Maraming salamat po. At mag-glorify po namin kayo nagsabay-sabay, Panginoon.
na ang susunod na generation, mga susunod sa amin, Panginoon, ay mga bata na naniniwala sa inyo ng buong puso. Mga kabataan, Panginoon, na handang tumayo for your name. Mga susunod na generation, Lord, na magsaserve sa inyo with all their heart, with all their mind, with all their soul, and with all their strength, Lord. We pray this, Lord God, in the most powerful name of Jesus. Amen. Good morning po!